Okay, kasama natin Dr. Carl Balita, tumatakbong senador, ako po tumatakbong vice president. Merong magandang topic na pinag-usapan namin in Dr. Carl Balita about mind conditioning. Mm-hmm. Matututo po kayo o kahit anong kampo kayo, kahit sino-sino support, ano ang mind conditioning bias? Mm-hmm. Bakit ito bias? At bakit ito panlilin lang sa tao? Oo, magandang araw sa inyong lahat. Alam nyo, ano, hindi lang pati pang election to ha, pati sa marketing para maintindihan nyo. Sa business. Oo, sa business na niloloko lang pala kayo, dinadaan lang pala kayo sa mga strategy. Ano. Mm-hmm. Una, Doc, kailangan maintindihan nila yung terminong cognitive bias. Pag sinabing cognitive bias, pangkalahatang bias ito kung paano tayo mag-isip. May science ang tawag heuristics. Ang ibig sabihin nun, mahilig yung tao ng mental shortcut. Kasi Doc, ayaw naman natin kakain lang, ikukumputin mo pa yung kalori. Ano ba yung masyadong complicated? Ang mundo, komplikado. Yung utak ng tao, nag-adapt sa komplikasyon sa pamamagitan ng pagpapasimple kung paano siya mag-isip. Uh-huh. Okay, so may bias siya. Uh-huh. At isa nga dito, Doc, yung mind conditioning, yan ay naka-anchor dun sa bandwagon bias. Okay, ano ba itong pinag-uusapan natin? Uh-huh. Pag kayo kakain sa restaurant, practical, merong 5 restaurant dinaanan ka, yung isa maraming kumakain, yung isa wala, saan ka kakain? So, laging ganyan, isang restaurant, ang daming tao nakapila. Yung isa wala. Walang tao. Doon tayo kakain sa mas marami. Sa marami. Kasi masarap siguro. Siguro masarap doon. Okay, siguro masarap doon. Siguro hindi naman magkakamali yung maraming yon. Kasi may tawag tayong social pressure. Tama. O may social pressure. Halimbawa, 10 kayong magkakaibigan, yung siyam ay sa isang kandidato. Sasabi mo, teka, mali ba ako? Pwede bang mali silang siyam at ako ang tama? O pwedeng ako na lang ang mali at silang siyam tama na? Ganon tayo mag-isip. Para ring restaurant yung paghahanap ng, halimbawa, presidente, may iba-ibang, ganon ang nangyayari. Tapos yung subjective norm, ang ibig sabihin ng subjective norm, yung hindi ka na objective kasi ang sinusunod mo, hindi na ito, ang sinusunod mo na ito. At ang mahirap kasi, Doc, sa tao, naturally, psychologically, ayaw natin na maging odd one out. Ayaw mong maging odd one out. Ayaw mong mahiwalay doon sa nakararami. Kaya ang tendency mo, you go along. At ang madalas isipin natin na yung majority ay malamang tama. Ganon ang thinking natin. Eh, diretso na natin sa election. O, diretso natin sa election. Sa election, merong mga, sa umpisa, pinaggagawa ng lahat ng paraan, lahat ng gastos para tumaas. Yes. May mga survey, may mga kung ano ng survey. Strategy, maraming tao para isipin, malakas siya. Kaya marami. Lahat pupunta doon. Lalo pang lalakas. Kasi pinupuntahan mo, bias yun. Kaya yung mga pictures, Doc, na pinapakitang sobrang dami-dami-daming tao, maski kayo, isipin mo, ang daming tao, mananalo siguro siya. Then pati ikaw, may impluensyahan na doon ka na pupunta kasi mananalo yata siya. O kaya yung sa survey, nakita mo, wow, ang taas nito. Siguro mananalo siya, talo na ako, sasama na lang ako. I will just go along. Pero Doc, may danger yan ha. Sa aming mga marketing strategies, alam namin ang danger na kung mabilis kang tumalon in, mabilis ka rin tumalon out. Oo nga. Yun ang delikado doon. Kaya ang solusyon, maya-maya tuturo ko kung paano mo kukontrahin yung bandwagon effect o yung cognitive bias. Actually Doc, marami tayong biases ha. Ito ay isa lamang sa maraming biases. Magkakakambal yan, pero for now, yung bandwagon ang pinag-uusapan natin. Kailangan po magiging objective ka. Gagamit ka ng critical thinking. Tinuturo ko yan, Doc, sa board exam. Kasi pag wala ka yan, babagsak sa board eh. Hindi niya kakayanin. So ang una mong gagawin, pag ikaw ay gusto mo ng critical thinking, ipopostpone mo yung judgment. Huwag ka kaagad magja-judge. Postpone judgment. Sabi mo, sandali lang, mag-iisip ako. Atras ka ng konti. Pangalawa, maghahanap ka ng objective evidence. Ibig sabihin, maghahanap ka ng mga totoong impormasyon na dapat mong malaman. Okay? Halimbawa, pag sinabi nilang 100,000 doon sa isang lugar, na-impress ka, wow, 100,000. Tatanungin mo sarili mo, sandali lang, kasakta ba talaga doon ang 100,000? Bilangin mo isa-isa yung, aabot ba talaga ng 100,000? So may mga ganun ng pamamaraan para wag tayong madala doon sa bandwagon effect. Tapos kailangan meron tayong criteria kung anong hinahanap mo. Kasi halimbawa, pagkain, nakita mo ang daming pila, Chinese food. Hindi mo naman gusto ang Chinese food, ang gusto mo ay Persian.
Madadala ka doon sa Chinese kahit hindi mo gusto kasi ang daming tao at walang nakapila doon sa Persian restaurant. Ganon ginagawa talaga, di ba? May kinakwento kang donut. Sample ko yung donut. Halimbawa, kung ako maglo-launch ako ng donut, mag-hire ako ng 100 tao, pipila yan. Kunwari lang pipila. Bayad yun. Kunwari lang, magbabayaran mo yung tao mo para pumila. Pumila, 100. Para tumaas yung survey, kunwari. Ngayon, pag may dumaan tao doon, ang daming pila. Sabi niya, bakit ang daming pila? Yun ang tatanong ng utak mo. Siguro masarap. Ano kayang meron doon? Then you become curious, pipila ka na din. Magpapapila ka na din. Ang dulo noon, ang ginagawa na strategy yan, babawasan mo na yung pinapapila mo. O, susunod 50 na lang, 20 na lang, magugulat ka. Yung pila tuloy-tuloy yun ng mga ilang linggo. Pero ang madelikado doon, siguraduhin mo na yung pinilahan nila is worth it. Otherwise, masisira ka. Tandaan nyo yung warning ko. Sa mga strategies, ang warning ko, mabilis mag-apekto ang bandwagon, pero mabilis ding aalis sa bandwagon. Ay, yung tinatawag nating okay soft. Okay lang yun, panalo na sila sa election pag ganun eh. No, kaya yung importante, kung gusto nyo talaga maka-apekto sa mga strategies, kung gusto nyo maka-apekto yung bandwagon na yan, dalhin nyo siya sa malapit sa election para wala nang panahon para magbago yung iba. Ganun yun. Add ko lang, talagang luging-lugi tayo dyan sa mga bandwagon, mind conditioning, sasabihin ng followers ko, ay, hindi ka naman mananalo. Ay, mababa ka naman. Paano mo malalaman? Ay, talo na. Wala pang May 9 eh. Wala pang May 9. Malayo diba? Pang May. Wala pang May. Ano ba numero ng iba? Meron ba silang numero? Paramihan tayo ng followers. Kaya nabobola lang eh. Nagugulo lang na, ay, mahina. Ay, mababa sa survey. Ay, aatras. Ay, ano. Kaya sinasabi ko sa inyo, boto mo ako. Sana po, mga mahal kong followers, Vice President, number 6. Pakiusap ko. Dr. Carl Balita, number 6 din. Ganun lang kasimple. Diba? Yun lang naman ang request namin sa inyo. Huwag tayong magpapabola sa mind condition. Alam nyo, may gastos yan eh. Diba? At ito lang para sa mga mahilig magbasa at mahilig ng mas malalim na pagbabasa at pag-aaral tungkol dito sa mga cognitive biases. May article po ako. Type nyo lang, Carl Balita Business Mirror. Lagay nyo, cognitive bias. Ilan yung series na sinulat ko kasi maraming cognitive biases. Kasi sabi ko nga, lahat tayo matalino. Walang bobo. Ayaw lang natin madalas mag-isip at problemahin pa yung mga desisyon. Pero kailangan matuto tayo, lalong-lalo na sa eleksyon ito. Tsaka ang nasasabi mo, yung nabobola ng mind conditioning, usually, hindi ganun katalino. Hindi kasi siya sanay mag-isip. Hindi siya sanay mag-isip, so, mabilis mabola. Mabilis mabola. Kaya minsan nga may nagsasabi ang gobyerno, gusto laging wag na pag-aralin yung mga tao, hayaan na lang hindi educated, mabilis bulahin ng politiko, mabibigyan lang ng pera, tapos na ang usapan. Yun, tapos kasi pag nag-isip sila, magpipili sila ng matino at maayos. Tanungin nyo, diba? Ganun lang tanungin naman nyo, sino ang nakikinabang sa kahirapan ng mahirap? Politiko. Yung kahinaan mag-isip ng ibang tao. Politiko. Hindi naman pakikinabangan niya ng ekonomiya eh. Hindi ang nakikinabang diyan ay yung akademya. Hindi rin trabaho ang nakikinabang diyan. Ang nakikinabang lang diyan yung mga nagmamanipulate at tinitake advantage yung cognitive bias na kahit yung matalino mayroon dok eh. Hindi ko sinasabing yung matalino exempted dito, no. Pero yung kadalasan ang magiging biktima nito yung sanay na hindi na mag-isip. Ayun. Pero yung matatalino, nakikita ko ha, yung nakakausap ko matalino, yung mga choices nila, malalayo. Basta ito magaling, okay na. Basta ito, tignan nyo ha, criteria. Diba? Ako lang akala, ang problema ko, Doc, malalim akong mag-communicate. Ano? Meron akong pinost kahapon. Ha? Yung mahilig lang, yung iba okay lang. Pero yung mahilig, may pinost ako kahapon tungkol sa Sustainable Development Goals. Ang lalim nun. Ito yung goal ng United Nations na gusto nating abutin by 2030. Bawasan yung kahirapan. Dapat mamili kayo using a criteria. Ano bang gusto nyo? Sabihin gustong, lahat kayo sinasakyan ng politiko eh. Bibigyan kayo ng gadget. Ang tanong, may laman ba yung gadget na ibibigay sa inyo? Pero yung tao sabi, wow, may gadget ako. Tapos na yung usapan, may gadget ako eh. Pero anong napalaan ng tao sa gadget? Eh ako, pag ako nagsabi nun, may gadget, na may content, na may connectivity, na yung teacher alam kung paano gagamitin yung gadget sa pag-aaral ng bata. Ang haba, ang lalim. Kaya hindi ako masyadong maintindihan minsan, Doc. Eh, ina-advisean mo ako niyan. Kasi, pero Filipino, dapat mag-isip na tayo ng mas malalim kesa sa dati. Any final tips tungkol sa mind conditioning, bandwagon effect na ginagamit sa eleksyon? At malaking pera yan eh. Malaking pera magagamit mo
para magawa at tuloy-tuloy. Pero tandaan nyo, wala pa talagang number kahit ano. Sa May 9, yun ang number. Kayo pa rin. Kasi alam nyo naman sa May 9, hindi kayo decided eh. Mm-mm. Kahit ako, pagboboto, sino ba tong senador na to? Yeah. Sino ba president ko? Sino ba vice ko? Hindi, dun na kayo mag-isip. Huwag agad-agad, ay ito, ay narinig ko yung pangalan, name recall. Dapat isipin nyo, may pakinabang ba? Honest ba? Matino ba? O baka trapo yung napipili nyo? Pili kayo na hindi trapo. Diba? Para may pagbabago sa buhay niyo. Ang final word ko, ang politics is game of numbers at strategy. Ano, at alam ng mga strategies kung paano bibilugin ang kaisipan natin. Yes. Okay, kung paano bobolahin yung mga tao. Lalong-lalo na yung majority na inaabot nila sa ngayon. Ngayon, kayong mga matatalinong, mga botante, matatalinong Pilipino, impluwensyahan natin ang iba para wag silang madala dun sa mga sinasabi nating cognitive bias. At sunod-sunod to, Doc, meron pa akong isa, yung confirmation bias sa susunod na yon. Okay. Confirmation bias. Kaya, sa ngayon ay bandwagon effect or the bandwagon bias. Kaya nga pera-pera, di ba? Merong control sa mind conditioning, siguro sa dami ng tarpaulin, sa balita sa mainstream media. Advertisement. Advertisement, balita sa social media, lahat yun. At paramihan ng sorting. Karamihan dun may bayad. Oo, kaya na nagugulo yung isip nyo, nalalabuan. Hindi nyo na alam sino mga katulong, sino hindi. Kasi nga nagiging ganun yung election. Sana po sa mga matatalinong followers natin na mahal talaga ang bayan, mag-decide kayo ng tama. Follow me po sa Carl E. Balita. Yes. Public figure. Pinost ko ngayon doon yung isang article ko. Kung mahilig kayong magbasa, malalim na usapan, nandun po yung aking artikulo sa Business Mirror. Sunod-sunod po yan. Sana po maging mas matalino tayo ngayon kesa sa dati. Thank you so much. Thank you. Secretary John, bate. Secretary John, come on. Mind conditioning and bias ang topic. Bati ka konti para makita. Kinuwento ni Carl paano ginagamit ang mind conditioning at bandwagon effect para mabago yung isip ng tao. Di ba? Ganun ang gawain eh. Kaya gusto natin sila turuan na wag gaya-gaya lang. Well, actually, Doc, ano yan eh. From the very start talaga yan. Pero when you start about, when you talk about mind conditioning, siyempre, you are dealing with numbers, no? And it has something to do with statistics. And there is a dictum in statistics that statistics are always lies and dumb lies. Ganun palagi yan eh. Because they would like to more or less make people believe that whatever they would want to advocate is actually the preference of the majority of the population. That is always the basis of the statistics and surveys, actually. Although, there are also surveys that are dependable. Most especially if the one who is conducting it's not biased. Kasi when you talk about politics, it's always you are for this side or for the other side. And the one who conducts the survey should be on a neutral ground. But if that person who conducts the survey is not on a neutral ground, then definitely it would favor a certain camp or a certain faction. Now, the fact is, we all know that most of the surveys that are being conducted at the moment are actually being, well, first and foremost, before you conduct a survey, you need money, you need funding. The question is, where will you get the funding? Sa politiko. Definitely. Sponsor. Saka dapat declared ang sponsor. Declared ang sponsor. If there is no funding, then definitely, they cannot conduct a neutral survey or a survey that is effective. Yun po yun, Doc. Yun. Final word, Secretary John, baka tayong mali. Tangkilik dito sa Facebook page ni Doc Willie Ong. Sana po ay mapakinggan niyo po ang ating mga pananaw tungkol po sa amin pong gustong pagtulong. Maraming salamat po sa inyo. Maganda umaga po, Attorney Brother John Castriciones. Attorney Brother John Castriciones, tumatakbo sa Senado. Secretary ng DAR namigay ng 429,000 hectares of land. Oh. At syempre, mga support services din, katulad ng farm-to-market roads, tulay ng Pangulo, at yung mga farm tools and implements, at saka support services para sa ating mga magsasaka. Thank you. Po.